kakaibang kwento ng mga Pinoy. Kanto Pinoy. Tumi, mabaho, iniiwasan. Kung tawagin natin ay taong grasa. Malaking hamon siya para sa akin kasi maglalakad ka ng nakaapak. Tapos alam ko naman yung reaksyon ng mga tao sa mga taong katulad na nalay, mga taong grasa. So hindi siya magiging madali. Ang misyon ng ating kasabwat, humingi ng pagkain. Noy, simulan na natin. First stop, dito sa Scout Reyes sa Quezon City. Oops, ayun si Manong. Makahingi kaya siya ng pagkain. Dead na. Pero ang may-ari ng karinderya, ito na. Uy, si Manong ang bait. Nagbigay ng ulam at kanin. Salamat po. Actually, kapag mayroon talaga pumupunta rito eh, inano namin binibigyan ako ng pagkain para umipat na lang para makakain siya. Second stop, dito sa Scout Chuatoco sa QC. Sige, Tuesday, ipagpatuloy mo ang acting. Uy, ang daming estudyante. Manong, salamat po sa kanin. Pero Noy, tingnan mo ang ginawa ni Manong sa ating kasabwat. Pinagtabuyan ang kawawang si Tuesday. Manong, wag po. Takot tayo, parang sasaktan ka, pero nandun yung nakakaawa. Binigyan niya na ako ng pagkain, so natuwa naman ako kasi sinaway niya yung mga nang-aaway sa akin. Pero nung hindi ako umalis, pati siya nag-aayat na rin, papaluin pa ako ng balde, may ganun pang mangyayari. So nakakatakot talaga. Third stop, Noy, Kanto ng Roses Avenue. Kasabwat Tuesday, hingi ulit ng pagkain. Sabi ko sa kanya, sandali lang, natataranta ako eh. Kasi pa makakita ako ng ganyan, binibigyan ko pagkain, tapos sabi ko sa kanya, doon ka nalang kumain sa park, may upuan doon. Naramdaman ko na natatakot sila sa akin. Karamihan sa kanila, nagbigay na lang ng pagkain para lang mawala ka doon kasi negosyo nila nga. Ang pagtulong ay positibong pag-uugali ng tao. Kung ito'y positibo, ito'y palaging tama. Last stop ni Tuesday, dito sa kanto ng Panay sa Quezon Avenue. Wow! Ang galing! May nagbigay uli ng pagkain. Mabuhay ka, Manang! Palakpakan para kay Tuesday ang galing-galing mong kasabwat! Nandibigay talaga ako sa Manong humihingi sa akin ng pagkain. Pero kung malakas pa yung humihingi sa akin, hindi ko binibigyan. Pag mga ganyan, parang walang ano sa sarili, binibigyan. Matulungin talaga ang Pilipino, likas sa ating lahat yung ganun. Kasi lahat naman tayo kahit papaano sa buhay natin nakaranas ng hirap eh. So yung mga tao na may-ari ng mga karinderya, pinapangalagaan lang nila yung negosyo nila. Nandoon pa rin yung kabaitan na kahit papaano, kahit paalisin ka nila, hindi ka nila paalisin nang wala kang daladalang pagkain. Sa loob ng 2 oras, 4 na karinderya ang nilibot ni Tuesday. Lahat sila nagbigay ng pagkain. Bagamat halatang ilang, ang importante hindi nila ipinagkait ang kaunting tulong na hiningi ng ating kasabwat. Ngayon na naranasan ko to, naglakad ako na parang isang taong grasa ng isang araw. Tuwing susubo siguro ako ng pagkain, lagi kong pasasalamatan yung bawat subo ng pagkain na yun dahil may mga tao na hindi yun nagagawa sa isang araw, yung kasimplihan ng pagkain man lang, wala sila.